Parang TR7 lang, debut ni Kit Jimenez, hype nga lang ba o may kayang ibuga sa PBA? Grabe ang puso at dedikasyon, hustle kung hustle. Hindi dapat maglalaro ngayong araw si Terrence Romeo, questionable ang status niya prior to this game. No practice since NLEX game, pero parang walang injury sa first quarter. Last 3 minutes na ipinasok off the bench kontra Meralco, and he cooks the Bulls defense. Assist una kay Junmar Fajardo, sinundan ng stop and pop long 2-point jumper at nang pagpagin niya ang depensa ng Bulls import na si Sulaiman Brimo Jr. Ito ang matindi, behind the back dribble sabay tira mid-range to end the first quarter 29-20, SMB up by 9. Second quarter, ito na ang pinakainaantay ng marami, si Kit Jimenez finally ipinasok na, PBA debut sa Araneta. Mini-mentor pa siya ni Chris Ross, papasok sa court. Unang hawak sa bola ni Kit, pass to assist sa 3 ni Chris Ross sa corner. Sa depensa, nice anticipation na i-double team ang import ng Meralco. Nice steal for Kit, 2-on-1 break. Miscommunication sila ni Chris Ross. Need pa i-build ng chemistry, less than 6 minute mark. Parang Terrence Romeo ang dating nitong rookie. Crossover, iwan si Jansen Rios. And one, sana hindi pumasok ang layup na to. Kinakabahan pa yata, chin up sabi ni Ivan Aska. Unang PBA points ni Kit, nagmula sa free throw. Depensa ulit, sinamantala ni Chris Newsom ang height disadvantage kay Kit Jimenez, and he gets the end one opportunity laban sa rookie. 4 minute mark, medyo nawala na ang kaba mga idol at pumakita ulit ng kanyang ball handling skills si Kit Jimenez. Pinasayaw si Rios at hinati ang depensa ng Meralco Bulls. Welcome to the PBA, inangasa ni Cliff Hodge. First 3-point attempt ni Kit, sala open pa naman din sana. Isa sa kapansin-pansin sa unang laro ni Kit mga idol ang madalas niyang paghingi ng bola kahit hindi naman clear yung putt mula sa kanyang teammate. 5 minutes si Jimenez sa first half at may 2 points. Terrence Romeo mga idol, tinamaan na nga ng injury at inilabas papatapos ang first half. Pinilit pa kasi, 55-43 halftime. Parehong 9 points si Junmar Fajardo at TR7. Third quarter, nagpagod si CJ Perez at Junmar Fajardo mga idol. Habang sa Meralco Bulls, comeback threat led by Chris Newsom at kanilang import, numinipis na ang lamang ng SMB, hindi na rin makakabalik si Terrence Romeo at kinailangang ipasok si Kit Jimenez. Chance na to ni Kit na mag-step up. Naibaba ng Meralco Bulls ang lamang ng SMB 66-62. Hustle ni Kit Jimenez, napasubsub dun sa board. Mukhang mapapabayad pa yata ang rookie. Aggressive mga idol at napabilib niya doon si Chris Newsom. Fourth quarter mga idol, napatake over si Ivan Aska. 6 straight points para sa SMB. 4 na minuto ang nakakalipas na magsimula ang fourth quarter, isa na namang masamang balita para sa Beermen. Si Kit Jimenez naman sa ngayon ang inilabas sa court dahil natamaan ang siko ni Cliff Hodge sa mukha. Medyo masakit yung pagkakasiko sa kanya ni Cliff Hodge at hilong-hilo si Kit mga idol, napayelo sa bench. Galit na ang head coach ng Meralco Bulls dahil parang pumapabor daw ang pito ng official sa kalaban. Bumalik sa double figures ang lamang ng San Miguel Beermen pero pumakawala ng back-to-back 3-pointer si Chris Newsom. Sumagot si Chris Ross at hindi na, nahabol pa ng Meralco Bulls. Panalo pa rin ang SMB. Sa loob ng 12 minutes na playing time, may 2 rebounds, 2 points and 2 steals si Kit Jimenez.